Paging Dr. Gary C., please proceed to the geriatrics department. Hello po, ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng gabay sa kalusugan. Ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa migraine. Ito po ay isang request ng isang subscriber na kung maaari ko daw talakay ng tungkol sa migraine at ano daw yung mga pwede nilang gawin para hindi sila atakihin, maibsan man lang yung sakit, mabawasan man lang yung sakit. So itong pag-uusapan natin ay nakatutok po sa isang klase ng pagsakit ng ulo. Maraming klase po. Pero gusto ko muna, pag-usapan natin maigi, kung ano ba ibig sabihin ng salitang migraine. Eto po. Ang salitang migraine ay galing po sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay hemicrania. Hemi. Pag sinabi mong hemi, kalahati o kaya half. Then yung crania, di ba cranium, ibig sabihin skull. O kaya bungo. So, ang pinag-uusapan dito ay kalahating bahagi ng ating bungo o ng ating ulo. Yan po yung hemicrania. So, dun pa lang sa salita, alam nyo na, pag sumakit ang ulo nyo, ang tinutukoy, kaliwa man o kanan. Pero, nangyayari po na dalawa o left and right. Pero, bihirang-bihira po. So, majority, masasabi natin 90% ng mga may migraine ay sumasakit isang bahagi lang ng kanyang brain o ng kanyang utak o kanyang ulo. Okay. Ang pagkaiba dito sa migraine, compare mo sa ibang uri ng pagsakit ng ulo, ang migraine po, ang description ng isang pasyenteng inaatake ng migraine ay matinding binabarena o parang pulsing o parang tumitibok na pagsakit ng ulo. Tulad na sinabi ko, one-sided lang at may kasama tong parang pakiramdam na nadudual o mismong sumusuka na, nagiging sensitive kayo sa liwanag o sa ingay o sa sounds. So yan yung pinaka-characteristic. Pag sinabing characteristic, yan yung talagang classic sign na meron kang atake ng migraine. Ulitin ko, kalahating bahagi ng inyong ulo. Tapos parang binabarena o parang tumitibok ang sakit. May kasamang parang pakiramdam na naduduwal. O kaya talagang sumusuka at nagiging sensitive kayo sa liwanag. Kaya nga may mga tao na pag meron po silang migraine, bawal na masisilaw sila, lalong-lalo na pag dilat ng mata nila sa umaga. Tandaan nyo po yan. At pag maingay, na madali silang mairita at sabay na ang pagsakit ng ulo. Ngayon, sinabi ko kanina, isa po ito sa uri ng pagsakit ng ulo. Bakit ho isa ito? Kasi maraming klase ng pagsakit ng ulo at iisa-isahin natin. Una, pwede kayong magkaroon ng tinatawag na tension headache. Pag sinabing tension headache, ang lugar na sumasakit sa inyo ay maaring paikot mula sa inyong ulo, mula dyan sa may tagiliran ng inyong ulo, yung sa may taas ng tenga, ang tawag temple. Hanggang forehead o kaya dito sa inyong noo, hanggang paikot hanggang doon sa may inyong likod ng ulo o batok. Ngayon, pag sinabi migraine, nakikita nyo naman base doon sa pinapakita ko. So, ang tension headache, para kang nakalagay ng headband. Pero, ang problema, ang sikip ng headband na yon. Yung migraine, ang sumasakit, yung nakikita nyo po sa illustration, yung may kulay asul, no? Kalahating ulo, minsan hanggang mukha, pakiramdam nyo. Pag sinabing cluster headache naman, ang sumasakit ay sa may mata, sa paligid ng mata nyo. Minsan yung pakiramdam nyo ay parang naluluwa yung mata nyo at may pressure mismo sa loob ng mata. Ngayon, yung ibang uri ng pagsakit ng ulo, may tinatawag tayong post-traumatic headache. So, pag na-trauma ka, yan, na, maaring nauntog, na tumama ulo nyo. Ang sakit naman yan dyan sa may temple, so pwede dyan sa may taas lang ng tenga, pwede naman sa may harap, sa may noo,
at pwede naman doon sa may likod ng leg o batok. Pag medication overuse naman, may nainom kang gamot na nasobrang gamit mo o kaya side effect nung gamot na nainom mo, ang sakit naman ay maaring dito sa may harapan. Pero iba-iba yan, depende sa tao. Pag sinus headache naman, yung mga may sinusitis, kadalasan ang sakit, yun nakikita nyo po dyan sa illustration. Sa may forehead, sa may noo, sa may cheekbone, hanggang dun sa may pagitan ng dalawang mata. So, dun pa lang sa location ng sakit ng ulo nyo, eh magkakaroon ka na ng idea kung bakit kaya sumakit ulo nyo. Bagamat siguro marami sa inyo na tension headache because of too much stress, o kaya pag kayo'y napuyat, nandyan na yan sa tension headache, pwede rin sa migraine. Kasi ang puyat pwede mag-trigger ng migraine. So mahalaga po itong itatalakayin ko. Dahil ang migraine, kumbaga bukod tangi sa lahat ng uri ng pagsakit ng ulo, ang migraine para nagbibigay sa'yo ng pahiwatig. O kaya nagpaparamdam muna bago ka atakin ng pagsakit ng ulo. So may mga stages po ng pag-atake ng migraine. Ang stages na to ay nahati sa apat. Yung tinatawag na prodrome, sumunod aura, sumunod yung mismong pagsakit ng ulo, headache, saka yung tinatawag na postdrome. Ito po, ipapakita ko sa inyo, no? So yung four phases or four stages ng pagsakit ng ulo na may kinalaman sa migraine ay nahati natin sa apat na stage or phases. Mga tatlong oras o mga ilang araw bago ka magkaroon ng aura, ang tawag doon prodrome, eh maaaring ang tawag mo dyan pre-headache. Ibig sabihin bago ka magkaroon ng pagsakit ng ulo. Yan yung masasabi natin maraming dumadaan sa ganyan stage na maaaring hindi na tumuloy sa pagsakit ng todo. Pero yung iba pag minalas-malas, mapupunta siya sa aura. Yung aura, ayan na yung another stage na marami ka nang mararamdaman. So, iisa-isahin ko yung apat na yan dahil base dito sa stages na to, maaring pag nalaman natin, mapigilan natin yung paglala o umabot doon sa pagsakit ng ulo. Kasi may mga, kumbaga may mga pahiwatig yan eh. So, isa-isahin natin. Yung prodrome, yan yung pre-headache ha, yung mag-uumpisa pa lang sumakit ulo nyo. Meron kang mararamdaman o meron kang mga maaring maobserbahan sa sarili nyo na mga sumusunod. Parang nahirapan ka makapag-isip o hindi ka makapag-concentrate. Pero hindi pa sumasakit ulo nyo ha. Napansin nyo parang ang bilis mo ma-irritable o ma-irita. Nagkakaroon ka ng parang depression maski wala namang kakwenta-kwentang bagay. Nagkakaroon ka ng self-pity, ganyan. Nalulungkot ka. Parang nahirapan ka magsalita na meron kang gusto sabihin na hindi mo masabi-sabi o kaya nahirapan ka magbasa. Nagkaroon ka ng parang nasira ang pagtulog nyo. Paniyang hikab nyo. Yan na nag-umpisa na parang naduduwal ka, nangihina. Sensitive ka sa ilaw. Pag nakita mo ilaw, parang mata mo naiirita. Tapos pati sounds, naiirita ka. Para may hinahanap kang pagkain, food cravings. Then, napapadalas ang pag-ihi at nagkakaroon ka ng mga muscle stiffness. Yan pa yung tinatawag na prodrome. Hindi pa sumasakit ang ulo, ha? Yan yung prodrome. Kumbaga, before sumakit ang ulo. Then, after that stage, yung unang stage, susunod na yung aura. Yan. Ayan na yung pag nakakita ka ng, ano, ng liwanag, para kang nagkakaroon ng flash. That's sparkles, lights. So, parang nakakita ka ng liwanag, yan yung tinatawag na aura. Okay, nagkakaroon ng blind spots. Para sa paningin mo, parang may parte na hindi mo makita o maninaga masyado. Mag-umpisa na maging numb or nagtitingling sensation, yung parang tinutusok-tusok o namamanhid ang inyong balat. Andyan na yung nagbago yung pagsasalita nyo. Andyan na yung mayroong tinnitus o ringing of the ears, parang mayroong ngugong ng tenga. Then, panandalian, napansin mo parang lumalabo paningin mo. Nako, pag minalas-malas kayo, nakakakita ka ng mga linya, parang waves, lines. Then nagbago na yung pangamoy, tsaka panlasa, pero hindi to COVID ha, dahil wala kang lagnat eh. Doon sa pinag-uusapan natin, wala pong pinag-uusapan na lagnat ha. Nagbago yung pangamoy at panlasa. Tsaka basta naiiba yung pakiramdam mo nyo. Yan yung tinatawag na aura. Kadalasan,
Yung aura na yan ay nangyayari mga 5 minutes to 60 minutes bago ka atakihin talaga ng matinding pagsakit ng ulo. So after the two stages or phases, di ba, prodrome, sumunod, aura, ayan na, umpisa na yung headache na tinatawag o pagsakit ng ulo. Mas matindi ang sensitivity nyo sa liwanag. Ito yung pag masakit ulo nyo, ayaw nyo nasisilaw kayo, lalong sumasakit ang ulo nyo. Mas maingay, mas lalong sumasakit ang ulo. O kaya pag may naamoy kayo na maaaring hindi naman mabaho, mabango naman, pero irritated din kayo, mas lalong sumasakit ang ulo nyo, mas nagiging matindi. Andiyan na yung stage na naduduwal at yung iba sumusuka talaga, sumasakit ang sikmura, sumasakit ang tiyan, nawala ng ganang kumain, feeling mo mainit at pinagpapawisan ka. Sa iba naman, giniginaw o parang nagchichills na tinatawag. Yung balat, medyo mapapansin nyo namumutla. Pakiramdam nyo, pagod na pagod. Hirap na magsalita, nahihilo, blurred na ang paningin. Masakit pag inyong napipindot, no? Yung o nadadampian ng inyong scalp. Okay, ang ulo. Minsan, bihirang-bihira, nangyayari yung diarrhea at nangyayari din yung fever. Pero bihirang-bihira po yon. So yan na yung mismong headache. At pag minalas-malas, meron iba na pag inatake ng migraine, 4 na oras lang, okay na. Pero may mga pasyente, 3 araw, masakit ang ulo. Araw-araw, tuloy-tuloy yon na masakit ang ulo. May isa akong pasyente, 1 week, talagang tuloy-tuloy. Pag sumusuka daw siya, nababawasan daw yung sakit. So nakikita niyo parang may pressure sa ulo. Then, after that stage, either nabigyan nyo ng gamot, naibsan yung pain, mapupunta na tayo sa parang hangover na lang, ang tawag post-drome. Yan yung tinatawag na migraine hangover. Kung saan, pahina na o pawala na yung pagsakit ng ulo nyo. Eh, pero diba, lahat ng tao, paglasing, diba, the following day, pakiramdam mo, parang hilo pa rin. Parang ganun din. Ganun din ang migraine. Ang tawag post-drome. At dito naman, maaaring hindi ka pa rin makakonsentrate na maayos, feeling mo malungkot pa rin, nangihina, pagod. But eventually, unti-unti, magiging okay na kayo. So, importanteng malaman to. Bakit? Minsan, kung nandun pa lang kayo sa prodrome stage, nag-umpisa pa lang, di ba, pre-headache. Kung naramdaman nyo na itong mga nabanggit ko, at alam nyo naman na may sitwasyon kayong na-encounter on that particular period. For example, nagalit ka, naiinis ka, o nalulungkot ka, nadidepress ka, na-stress ka, kung ano man, dapat itry nyo na kagad i-control. Yun ang pinaka-importante. What I mean, para hindi na siya tumuloy-tuloy pa, papuntang aura hanggang sumakit ang ulo nyo. So, dun pa lang sa first stage, dapat makontrol nyo na. Dapat alam nyo na kung ito ba mga ito ay may kinalaman sa kinain nyo, may kinalaman ba ito sa puyat nyo, may kinalaman ba ito sa uminom ka ng alak, may kinalaman ba ito dahil ikaw'y humitit ng sigarilyo, o anuman. Kasi kung alam mo kung yun ang mga triggers, dapat na-identify nyo. So, ano ngayon ang mga posibleng mag-trigger na itong mga ito? Yan ang ating babanggitin. Migraine triggers. Itong pinaka-importante, yung lack of sleep. Kung kayo po ay madalas sumakit ng ulo at kaliwa o kanang bahagi lang ng inyong ulo, ang unang tanong, kayo ba'y nakatulog na maayos sa nakalipas na mga ilang araw? Yan ang unang tanong. May mga pasyente ako halimbawa na may isa na meron silang patay sa pamilya, hindi nakatulog ng ilang araw, inatake siya ng migraine. Noong mga panahon na ito, ay wala pang pandemya. So hindi nga siya nakatin ng burol. Hindi na siya natuloy hanggang doon sa paglibing ng kanyang mahal sa buhay because of severe attack ng migraine. So, hindi nyo pwedeng baliwalain pag meron kayong kakulangan ng tulog o puyat na tinatawag. Number 2, stress and anxiety. Given na yan dahil sa lahat naman ng sakit, ang stress and anxiety lumalala. Nandyan na po yung high blood, diabetes, high cholesterol at kung ano-ano pa, no? Pati ang tulog na apektuhan din po ng stress and anxiety. Caffeine. Ito ang nakakagulat sa sakit ng migraine, no? Kung kayo po ay may migraine, inaatake halimbawa ng migraine, pinapayo ng doktor, uminom ng kape. Pero kung wala kayong atake ng migraine, pero kayo ay may history ng migraine, pinagbabawal uminom ng kape. O, saan ka na makita ng ganyan sakit? Ulitin ko, ha?
kung kayo po'y inaatake mismo ngayon, masakit ulo nyo, painumin kita ng black coffee. Wala nang sugar, black coffee talaga. Maski na kalahating tasa lang ng tubig na mainit, tapos lagyan mo ng black coffee, tingnan nyo, makakatulong yan to lessen your headache na related to migraine, ha? Pero kung ikaw ay may migraine pero hindi ka inaatake, pag inom mo ng kape, pwedeng yan ang mag-cause ng pag-atake ng migraine nyo. Lininaw ko po yan, ha? So importante yan. Ano pa? Skipping ng meals. Halimbawa, hindi ka kumain ng almusal. Huwag ka magtaka pagdating ng alas 12 o alas 11 dahil sa gutom, ha? Inatake ka ng migraine at umabot ng 3 araw yung migraine nyo dahil lang sa na-miss nyo kumain ng almusal. Okay, na-miss mo kumain ng tanghalian. Kaya yung mga nag-reason sa akin ng mga pasyente, "Dok, nalipasan ako ng tanghalian." Sabi ko, "Bakit?" "Kasi marami akong tinatapos ng mga trabaho eh." "Ah, ganun ba?" "O ano ngayon, ang gagawin natin?" "E di, inatake ka ngayon ng migraine. Tapos pag minalas-malas, napakamahal din ng mga gamot na iniinom para sa migraine." So, yung sinasabi nyo, tinapos nyo yung trabaho nyo at sinadya mong malipasan ng gutom, hindi lang migraine, pati po yung ulcer, di ba? GERD, di ba? At marami pang iba, hypoglycemia, nangyayari din sa mga diabetic na nakalimutan daw kumain o nakaligtaan. Yan. Then, too much physical exertion. So, nag-exercise, pero nasobrahan. Nagbuhat, okay, napagod, overfatigue, pwede po mag-attack ng migraine. Yan. So, tandaan nyo po yan. Kasi naniniwala po ako na minsan may mga dying ang pasyente na pag inayos lang nila yung mga maling ginagawa nila, maaring maibsan yung sakit o mawala yung sakit. Hindi naman kailangan uminom ng gamot agad sa bawat dying ng pasyente. Yun ang aking paniwala. Okay. Ngayon, this is very important. "Dok, may migraine ako. Pero kailan ko ba dapat ipatingnan to? Baka naman may iba pang seryoso, di ba? Kasi hindi naman lahat na sumasakit ng ulo, migraine lang. May iba, sumasakit ng ulo, may tumor. May bukol pala doon, nagpibigay ng pressure. So, hindi natin pwedeng baliwalain. So, kung naramdaman nyo po ang mga susunod na sasabihin ko, make sure pumunta na kagad kayo sa isang doktor. Ang doktor na pwede nyong puntahan para sa ganitong problema ay yung tinatawag na neurologist, yung may kinalaman sa brain. Okay, so ito po ang mga dapat nyong bandayan. Kung napansin nyo, ora-orada yung pagsakit ng ulo nyo at wala yung mga binanggit kong prodrome. Di ba? Nabanggit ko kanina, prodrome. Meron mo ng mga parang pangitain, di ba? Eh wala ka naramdaman na ganon. Bigla na lang sumakit ng biglaan at sobrang sakit. Hindi lang binabarena, parang binibiyak, parang pinipiga yung utak nyo, no? Aba, magpunta ka na sa doktor. Kung may kasamang pagsakit ng ulo na may kasamang lagnat, may stiff neck, nalilito ka o parang confused ka, hindi mo alam kung nasaan ka, parang ganon, double vision at may numbness and weakness, magpatingin din kayo. Bakit? Pwedeng stroke yan o kaya meningitis. Pag meningitis, kadalasan may lagnat. Pag stroke, wala namang lagnat yan. Kadalasan na lang eh, masakit na ulo todo at bigla na lang pumutok ang ugat, nawala ng malay, bigla na lang nang hina ang kaliwa o kanang bahagi ng kanyang extremities, upper or lower man. O minsan naman, lumabo mata. O minsan naman, tumabingi ang mukha. Yung mga ganyan. Kung ang sakit ng ulo nyo ay may kinalaman sa head injury, halimbawa, nauntog ka, nadulas ka, tumama ulo mo. Aba, nung tumama ulo, baliwala, parang may bukol lang. Linagyan mo lang ng yelo. Okay na, cold compress. Aba, nawala yung sakit. After 2 days, 3 days, matinding sakit ng ulo. Ay, hindi po migraine yan. Posible may intracranial bleeding o pagdurugo dun sa loob ng inyong utak. So, dapat patingnan din. Kung yung matagal ng sakit ng ulo nyo ay may kinalaman sa paglala ang inyong pag-ubo o kaya yung pag-strain o pagbuhat ng mabigat o pag-CR nyo, iiri ka, biglang sumakit ng todo ulo nyo o kaya biglang kilos mo, yung may dinampot ka lang, biglang sumakit ang ulo nyo ng todo, patingnan nyo rin po yan. At kung ang edad nyo ay 50 anyos pataas bago kayo nagkaroon ng pagsakit ng ulo. Bakit? Kasi ang migraine, common, nangyayari yan sa 20 anyos hanggang mga 40 anyos. Yan yung pinaka-majority na nagkakaroon ng migraine.
bihira po na magkaroon ng migraine yung pataas ng 50 years old saka lang unang inatake ng migraine. Kadalasan yung edad na 20, 40 hanggang mga 50. So, pag sinabi sa akin ng senior citizen, first time lang nagkaroon akong migraine, ay nako, hindi po migraine yan. Kasi kadalasan mga edad na 20 hanggang mga 40. Mas kadalasan babae inaatake ng migraine kaysa sa mga lalaki. So mas maraming babae, mas majority babae. So what are the causes of migraine? Eto na. The causes of migraines are mixed. Pwedeng genetic, pwedeng lahi, pwedeng environmental factor. Pag sinabing environmental factor, yung kapaligiran natin. The triggers that are likely to set off a migraine could be hormonal changes. O di alam na natin to. Ang mga babae, minsan inatake ng migraine pag sila ay may buwan ng dalaw. Ang masakit niyan, eh kung kada buwan yung dalaw mo, eh di kada buwan din, maaaring magkaroon ka ng migraine. Usually, one day before the migraine, before the menstruation, for example, magme-mens ka na, Lola, halimbawa, Lola, magme-mens ka na sa edad mo ngayon na 85, magme-mens ka na itong, for example, January 15, o 16, yan ang regular mo. Aba, mga 14 pa lang, baka meron ka na nararamdaman ng mga binanggit ko, yung mga prodrome. Baka naramdaman mo na yan, ba? Irritable ka, bugnutin, tapos yan na, sasakit na. Pag sabay ng inyong unang araw ng menstruation. Kawawa naman si Lola na. Then, emotional triggers. Yan. Yung mga, alam mo na, minsan eh, tayo maramdamin, madali tayong magtampo, mag-depress, magalit, all of these emotions ay pwede mag-cause po sa inyo ng atake ng migraine. Stress, depression, excitement, anxiety. Ano pa? Ano pa ang pwede? Pwede rin po itong mga physical causes, no? Ano yung physical causes? Ito yung mga pagod na pagod ka, eh, hindi ka natulog na maayos, mali yung position mo. Halimbawa, no? Nasa office ka pero yung posture nyo ng pag-upo mali, minsan nagkakos din ng mga tension, muscle tension. So yung tension na yan pwedeng umabot hanggang batok sa may leeg. Kaya diba may isa akong lecture about stress na sumasakit ang balikat hanggang sa may batok, hanggang umabot sa ulo. So pwedeng trigger din po yan ng migraine. Then yung pag-inom ng alak, yung binanggit kong caffeine, kape. May advantage and disadvantage ang kape. Pero isa sa disadvantage ay pwede kang atakihin ng migraine. Pero isa sa advantage naman ng caffeine, pwede naman makatulong mabawasan ang sakit ng ulo pag kayo po inatake ng migraine. At may mga pagkain po na dapat nyong iwasan kung meron po kayong migraine. Ituturo ko lahat yan. Ituturo ko mamaya. Kasi marami pa yung causes, no? Ito pa isang dahilan. Irregular meal time, dehydration, kulang sa pag-inom ng tubig. Abay, isipin mo ba, atakin ka ng migraine dahil kulang ka lang sa pag-inom ng tubig? So kung kayo po yung nanonood ngayon at kayo po yung madalas inaatake ng sakit ng ulo, kalahati lang bahagi ng ulo nyo, tanungin nyo sarili nyo, uminom ka ba ng sapat na bilang ng tubig? May nagtanong sa akin, Dok Gary, ito pakinggan nyo, very important to. Kasi nag-lecture ako one time about water, na pag sobrang tubig masama. Eh, ang dami naman mga pilosopo, sabi, ngayon lang ako nakarinig na doktor na sasabihin na masama uminom ng sobrang tubig. Eh, mukhang hindi naman pinakinggan mo na maigi yung aking paliwanag, binasi na lang nila yung kanilang magaling na komento sa title na sobrang tubig makakasama. Okay. Ngayon, ipaliwanag ko sa inyo, ha, para pahapyaw lang dahil nabanggit natin yung dehydration. Madalas natin marinig yung 8 basong tubig. Tama po yun, 8 basong tubig. Pero walang libro na magsasabi ng ano yung eksaktong inumin mo tubig. Kasi depende sa kailangan ng katawan nyo. Eh kung madalas kang pagpawisan, ang trabaho mo ay palagi ka na arawan, nagpapawis ka, kilos ka ng kilos, siguro mas marami ang tubig na kailangan nyo, di ba? Ngayon, may nagtanong na pilosopo, Dok, paano ko malalaman kung nasusobra na ako ng pag-inom ng tubig? Ayan, yung mga ganyan. Ito po ang pinakasimpleng sagot dyan. Wala naman laboratorio para malaman mo kung ilan yung tubig mo sa katawan eh. Pero meron po tayong basehan. Kumuha ka ng isang clear glass. Yung clear, ha? Yung malinaw. Umihi ka doon. Tingnan mo ngayon yung kulay ng ihi mo.
Kung ang kulay ng ihi mo kasing kulay ng tubig, tubig, water, ibig sabihin yan, overhydrated ka na. Kasi ang normal na ihi, parang dilaw, na light, very light yellow, ang tawag straw. Yan ang term, straw color. So kung ang ihi mo ay parang tubig, hinambing mo sa kulay ng tubig, overhydrated ka, sobra ka na sa tubig. Pag ang kulay naman ng ihi mo ay parang orange, o kaya dark yellow, ibig sabihin naman yan, kulang ka sa tubig. So yun ang isa sa basihan natin. Okay? Yan ha, tip na yan ha, tinuro ko na. Okay. So environmental factors other than irregular meal time na sinabi ko at saka dehydration, pwede mag-cause ng migraine. Environmental factors tulad ng strong smells. So mabango man o mabantot. Pwede basura, pwede pong mga pabango na pakurban at kung ano-ano pa, no? Bright lights. So pag nasisilaw, ingatan po natin ha, kung kayo po yung madalas inatake ng migraine. Ingatan nyo pag gising sa umaga, pag dilat ng mata nyo, yung bintana nyo, eh, kitang-kita nyo kagad yung araw. Iwasan nyo po yan. Loud noise. So kung maingay yung kapitbahay, eh, paniyang kanta, halimbawa, nagkakaroke hanggang umaga, tapos di ka na nakatulog, eh, huwag kang magtaka. Then, secondhand smoke. So yung mismo nagsisigarilyo, pati yung usok na binubugan nito mga nagyoyosi, eh, mga possible triggers din yan. Ngayon, nabanggit ko kanina, tungkol po sa mga dapat na iwasan na pagkain. So ito po, tingnan nyo. Yan. So nabanggit ko na yung kape, kasama po dyan ang soft drinks ha. Ang soft drinks po may caffeine. Tingnan nyo po yung mga na binibili nyong soft drinks, mapalata o bote, doon sa ingredients, may makikita kang caffeine. Ano pang mataas dyan? Ang pinakamataas, no? Maski tingnan nyo po ito, sa lahat ng soft drinks, ang pinakamataas dyan yung soft drinks na kulay dilaw. Mountain Dew, diretsuhin na natin, yan ang pinakamataas sa caffeine. So bawal kayong uminom ng ganyan kung kayo po may migraine. Okay, green tea, o kaya yung mga regular tea, yung mga sinaserve sa Chinese resto, may caffeine din yan. Pero mas mababa nga lang compare mo sa coffee. Dahil kung ang isang tasang kape, 150 ml of coffee, halimbawa, katumbas yan more or less, ano, I'm sorry, one cup of coffee, katumbas yan ng mga 150, mga 120 to 150 milligrams of caffeine. While yung mga soft drinks, nasa 60 milligrams of caffeine. Ang Mountain Dew, yan ang pinakamataas. Then, ang green tea, tsaka ang ordinary tea na sinaserve sa mga restaurant, usually 30 to 35, usually. So kung uminom ka ng mga tatlong malaking tasa niyan, edi para kang uminom na rin ng kape, so it could trigger migraine attack. Tandaan niyo po ha. Then nitrates, ito yung mga preservative na hinahalo sa mga processed food. So pag kumain kayo ng mga jumbo hotdog, o kaya yung mga salami, o kaya mga cold cuts, eh pwede hong mag-trigger yan. Tyramine, ayan, ako, sa mga tsokolate, minsan, nandyan yan. Phenylalanine, so, yung phenylethylamine, sa keso. Ayan, keso, saka dark chocolate. So, minsan, healthy ba yung dark chocolate o yung regular chocolate? Well, healthy, pero ang problema, kung meron kang migraine, hindi ko pwede. Then, pag minalas-malas, yung mga may histamine din, like yung saging, minsan, yung beer, alak, yan. Dapat iwasan nyo. Meron akong pinaka napansin sa mga pasyente ko. Meron akong tatlo palagi sinasabi na iwasan. Cheese, peanuts, chocolate. Cheese, peanuts, chocolate. Tsaka mga red wine. Bawal yan. Kung meron po kayong migraine, atakin kayo yan. Ngayon, ang treatment. Kadalasan, pag pinag-usapan ng treatment, ano bang treatment ang gusto nyo marinig? Yung treatment na hindi ka atakihin ng sakit? O yung treatment na gamutin yung nararamdaman nyo na masakit. Kasi iba-iba eh. O kaya, inumin mong gamot, pero ang habol mo, prevention. Gamot ha, iinumin for prevention. So, medyo iba yon, di ba? So, trigger avoidance, o kaya gamutin nyo yung nararamdaman, o gamot na para hindi ka atakihin. So, yan yung tatlong aspeto ng gamutan. So, pag-usapan natin muna yung medication. So, sa medication, syempre, pag masakit ulo, ang unang iniisip nyo, ibuprofen. Okay? Paracetamol, pwede rin yun eh, for pain, not only for fever.
ano ba ba? Siguro may iba sa inyo, mga tinatawag na non-steroidal anti-inflammatory drugs, no? Mefenamic acid, mga celecoxib, pwede po yan. Lahat yan ay pain reliever. Number two, yung triptans, no? Maraming klase yan. Number three, yung dihydroergotamine. Naalala nyo kanina, sabi ko yung caffeine bawal. Pero pag inatake ka ng migraine, ang binibigay mga capsule na may caffeine, na may combination nitong number 3, dihydroergotamine. Then may iba pa, no? Lasmiditans. Lahat itong mga binabanggit ko ay gamot, ha? Itong mga ito nakikita nyo, gamot po yan, ha? Then yung panghuli, para sa pagsusuka yun, no? Naduduwal, anti-nausea drugs ang tawag. But itong 1 to 6, mga pain reliever po lahat yan. All of these are pain relievers. Okay. Ngayon, medication naman, Dok, inumin ko ba lahat yan? Siyempre hindi. Depende sa anong gustong ibigay ng doktor base sa dinadaing nyo. Yan ang mga medication kadalasan. Okay. Ngayon, ang tanong, Dok, ito mga gamot na ito ay prescribed ba? Oo. Kailangan under prescription po ito. Except yung mga ibuprofen saka paracetamol, no? So, there are several types of prescription na pwedeng ibigay sa inyo ng doktor. Pero main goal nun ay mabawasan o maalis yung sakit na naramdaman nyo. Di ba? So, yun ang main purpose natin, eh. Mabawasan yung pagsakit ng ulo, eh. So, yung mga nabanggit ko, ito yun, medication. So, may mga generic, saka mga brand name. But, pinakita ko lang sa inyo para may idea po kayo. But, regarding yung pagreseta nito, kailangan makita kayo ng doktor. Malaman nyo lang na ito pala yung mga posibleng gamot na ireseta sa inyo. But, hindi po lahat yan iniinom. May depende sa kung ano ipapayo ng inyong doktor. Then another medication naman, ayan, another medication, yung pag sinabing anti-emetics, ibig sabihin niya nung para sa pagsusuka, no? Ang pinakakilala dyan, itong tinatawag na metoclopramide, yan. O kaya itong chlorpromazine, yan. Yan ay parang yung Plasil, yung kilala yan sa Plasil. Pagdating sa preventive medication, ito ha, ulitin ko ha, preventive medication. Sometimes, rinireseta ito ng doktor bilang gamot para hindi ka atakihin, ha? Gamot para hindi ka atakihin. So, itong number one is beta blockers na kadalasan binibigay sa mga may alta presyon o kaya may irregular heartbeat. Ang pinaka-common na binibigay yung tinatawag na propranolol. Yan. So, propranolol. Iniinom yan as preventive, ha? Ibig sabihin, kung madalas ka talaga inaatake ng migraine, pwede mong inumin to na tuloy-tuloy. Siguro 5 to 10 milligrams a day lang. Then mapapansin nyo, hindi ka madalas atakihin o magiging madalang ang pag-atake ng inyong migraine. Antidepressant, kasi may mga tao pag-depressed, saka lang umaatake yung migraine. So by taking antidepressant as kumbaga supervised by your psychiatrist, eh maiiwasan po natin yung atake ng migraine. Ganon din yung anti-seizure drugs, Botox injection, at itong CGRP, monoclonal antibodies. So, all of this ang magdi-discuss niyan, yung inyong neurologist. Okay. So, lifestyle and home remedies, this is very important. Number one, learn to relax. Kung ang stress niyo talagang number one trigger, kung yung pagkain ninyo ay mali, yun na nagtitrigger, dapat alisin niyo. Eh, inaatake ka ng migraine, alam mo nang bawal sa iyong keso, palipang kain mo ng cheeseburger. Pangatapos, ikaw naman, alam mo naman na pag nagagalit ka, yan na, nag-umpisa ng sumakit ulo mo, eh di gawa mo ng paraan. Then, make sure to sleep enough. Kailangan yung tulog nyo mga, at least, hindi pa baba siguro ng 7 hours a night. Make sure yung kain nyo nasa oras. Uminom ng sapat na bilang ng tubig. 8 to 10 glasses. Hindi naman sosobra yan kung healthy ka. Magkakaproblema lang kung may mga kidney problem ka o may problema ka sa puso o nagmamanas ka na kung saan pinapalimitahan ng pag-inom nyo ng tubig. Then number 4, I suggest na every time sumakit ang ulo nyo, sulat nyo, tandaan nyo kung anong araw, anong kinain nyo, anong oras ka kumain, anong ininom mo. Aba, pag maski milk tea, pag inaatake ka ng malas-malas talaga, pati milk tea, eh pwede mag-cause ng migraine because, di ba, nabanggit ko yung tea, merong caffeine. Then, mag-exercise kayo regularly.
Ngayon, may isang teknik akong pinapayo na very effective. Ganito. Pag inatake ka ng migraine, uminom ka ng half cup of black coffee. Pumunta ka sa isang kwartong madilim. Okay? Kailangan malamig, madilim. Alam nyo na, ibig sabihin ha, malamig, madilim, at kumuha ka ng ice bag. Ilagay mo sa ulo mo sa area na sumasakit. Huminga ka lang ng regular breathing o deep breathing exercise ka habang nakahiga, habang madilim, habang malamig, habang nakalagay yung ice sa ulo mo. Hopefully, mararamdaman mo improvement sa loob lang ng 30 minutes. I-try nyo po. I-try nyo po. Di nyo malalaman kung effective unless i-try nyo. Okay? Pero syempre, kung kayo po ay may alta presyon, may palpitation, eh baka naman makasama naman yung caffeine, yung coffee. Pero tandaan nyo, pinag-uusapan natin migraine. Ang problema kasi, may ibang sakit na hindi mo pwedeng gawin yung ginagawa mo para doon sa ibang sakit. Ako, gulo, no? So, tandaan nyo po yan. So, knowing all these mga risk factors, nalaman nyo yung mga triggers, more or less, mas mararamdaman nyo improvement. Pero remember, kung ano yung trigger, kung ano nagbibigay sa inyo ng atake, ma-eliminate nyo. Yan ang pinaka-importante. Mas importante pa yan kaysa uminom ng gamot para sa sakit ng ulo nyo. Okay? So, ano ba ba? Diagnosis, paano malaman kung migraine to? Usually by history lang eh. Yung ibang doctor might advise MRI, CT scan of the brain to rule out kung may iba pang dahilan. Pero kung migraine kasi, hindi mo nakikita yan sa MRI, CT scan. So, based lang sa history ng pasyente, sa mga dinadaing sa lugar ng sakit, sinasabi sa doktor at ina-evaluate ng doktor. Okay? So, maraming salamat. Sana meron po ako na-share sa inyo, lalo na sa mga inatake ng migraine. At kung nagustuhan nyo po itong paliwanag ko, sana naman mag-thumbs up kayo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At i-click nyo na rin po yung notification bell. At please, share nyo po sa iba itong mga tinuturo ko sa inyo. At panoodin nyo lahat ng aking mga video, meron man o wala kayo nung aking mga nabanggit. Baka makatulong po sa inyo. Okay? Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!